Pilipinas ang pinakamayaman makapangyarihan dahil sa Marcos Gold. Pag-uusapan natin kung gaano ba kayaman at bakit sobrang makapangyarihan ang Pilipinas kung may lalabas ang Marcos Gold. Alam mo ba na si Ferdinand Marcos has more than 300,000 accounts around the world and all of these were located in 170 banks sa iba't ibang branch of banks sa iba't ibang country. We cannot deny the fact na sobrang talino ni Marcos, he deposited money at collateral sa mga gold bars. Simula taong 1950 to 2021, hindi mo talaga may imagine sa sobrang laki na ng interest time deposit na pamana ni Ferdinand Marcos. At para may patupad na ang Marcos Humanitarian Foundation at Asian dollar currency ng bansa natin na backed up by gold, mapapawaw ka talaga dahil 400,000 metric tons of gold bars worth of $17 trillion are in the Central Bank of the Philippines na nasa East Quezon City Avenue at the third floor basement. Ang hirap i-access niyan at kahit ibang bansa, hindi may gagalaw ang sangdamakmak na kayamanan ng Pilipinas at kunti lang ang may alam niyan. Akala mo yun na yun? Meron pa. 200,000 metric tons of gold bars in Union Bank of Switzerland worth of $8 trillion. There's more. Fuji Bank, China Bank, Bank of Singapore, Mongolia Bank, Japanese banks, Okinawa Bank, Bank in New York, Brazil, Belgium, Brazil, Switzerland, Africa, Korea, Iraq, South Africa, Beijing, United Kingdom, England, Thailand, Myanmar, Sri Lanka, Nepal, Pakistan, Saudi Arabia, Madagascar, Taipei, Bank in Manila, Central Bank of the Philippines, Banco Central ng Pilipinas na pinalitan ni Fidel V. Ramos noong 1993, Bank in Malaysia, Indonesia, India, Libya, Zimbabwe, Angola, Kazakhstan, Canada, Mexico, Hawaii, Sabah, Malaysia, Borneo, Peninsula, Okinawa, Bangkok, Oman, Qatar, Kuwait, Bahrain, Russia, Iran, Brunei, Vietnam, Bangladesh, Israel, Hokkaido, Italy, France, Maldives, China, Germany, at marami pang iba at lahat niyan documented at sa katunayan pinakita ni Imelda Marcos sa isang interview na lahat ng mga papeles ay totoo. Well, 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 Marcos Gold will save the world. Bumagsak lang ang Pilipinas dahil nakontrol tayo at na mafia ng mga gahaman sa pera at nagtestify na alam ng mga kilalang magigiting na leaders. For example, the Pope, Queen of England, alam nila ang katotohanan. Hindi nila pwedeng ipagsabi to keep the wealth secret until today kasi mahirap na kung mapunta ang kayamanan na ito sa itim na kamay. Nakakatakot isipin para sa mga bansang nangunguna ngayon dahil alam nila na mas mayaman ang Pilipinas dahil kaya itong gumawa ng currency na Asian dollar, stronger than the American dollar at tunay-tunayladang gold ang backup nito, hindi kagaya sa dollar na alam mo. Handa na nga ba ang mga Pilipino para sa The Rise of the Philippines? Dahil tiyak, magiging epic ang bakit ito. At kung ito'y mangyari man, magiging makapangyarihan talaga ang Pilipinas. Dahil sa interest rate pa lang ng Marcos Wealth or sa lahat ng gold simula taong 1950 hanggang ngayong 2021, kayang-kayang bumili ng super advanced technology ang Pilipinas for protection against the future wars. Marcos Wealth for Humanity. Kaya Marcos lang ang makakapagsalba sa ekonomiya ng buong mundo. Dahil kayang-kayang bayaran ng Marcos Wealth lahat ng utang ng bansa. Kailangan lang executive order and it will save the world. Try to imagine, wala ng OFW na alipin. Mawawala ng mga squatters, wala ng magugutom at makakabili na rin ng ating gobyerno ng mga ultra-modern advanced technology at infrastructures. At mapapalakas ang mga sandatahang lakas ng Armed Forces of the Philippines para sa mga kagamitan ng pandigma o pandepensa para hindi na binubuli ang ating lahi ng mga banyaga. Ang tanong, paano ba makuha ang Marcos Gold? Ang sagot, nasa last will and testament po ito lahat bago pumanaw si Ferdinand Marcos para ma-implement na ang last will and testament ni Ferdinand Marcos by executive order ng kanyang anak. At ito lang ang paraan para ma-withdraw ang mga ginto na nakadeposito sa 178 na bansa kasama na ang nasa World Bank, IMF
ang bansa ay magiging fully sustaining mula sa mga accumulated interest nito. Disclaimer lang po, ang lahat ng ito ay batay lamang sa aking masusing pananaliksik via internet. At huwag kang mag-alala dahil nakalatag po lahat ng link sa baba kung saan nakabase ang mga impormasyon na ibinahagi ko sa videong ito. Salamat sa panonood! Hanggang sa muli! Paalam!